Hi everyone! So since many are requesting to see how my apartment looks like here in Japan, I will give you today an apartment tour. But basically, ganito yung surroundings na makikita nyo dito sa area. No? Malapit ako sa ilog since very inakanga or countryside. So now, let me show you the apartment. Ayan, so syempre, dahil proud tayong Pilipino tayo, yun yung apartment natin, merong Philippine flag. Ayan. Tapos ito yung parking area, makikita nyo yung aking kotse, okay, not for rent, so it's a K-car by Daihatsu. Ayan, so dyan siya nakapark. Tapos on this side, you will see the facade of the apartment. So this apartment has 6 rooms all in all. So sa second floor ako, so akit tayo. Ayan. So, na-exercise tayo sa pag-akyat pa lang, di ba? So, ako ay nasa room 203. Ayan. So, lagyan ko na rin ang pangalan. Yung ano, para madali ako pag hinanap ako ng mailman. So, pati ang kitchen natin, Philippine flag. Okay, so of course dito sa Japan, mayroong tinatawag na Genkan. Ayan, so kailangan pagpasok mo, hindi ka muna papasok agad. So mayroong area na ganito kung saan, okay, ilalagay mo yung mga sapatos mo. Okay, and then syempre pagdating mo sa pasokan, kailangan may panibagong chinelas ka na naman. So para maayos. So pagpasok pa lang dito sa bahay ko, okay, makikita na agad ang kitchen. So, dito tayo nagluluto. Ayan. So, meron pa tayong mga ilang dala galing Pilipinas na mga suka at toyo. Tapos, ayan. So, ito yung washing area. Then, sa ibaba, merong mga iniwan yung aking predecessor na mga ilang gamit. Ayan. Na ginagamit din natin sa pang-araw-araw. Katulad ng ito, ang mga kawali. Okay, para sa pagluluto. Tapos, dito sa taas, meron syempre magic sarap. Okay, at syempre ang ilang pang mga plato na gagamitin natin sa pagluluto at pagkain. So, ito yung area kung saan of course pwedeng sabitan ng mga jacket. And dito sa Japan, medyo kakaiba. May schedule ang pagkuha ng basura. Nakahiwalay ang burnable sa non-burnables. But basically, itong first area ng aking apartment ay very maluwag. Okay, wala pa kasi akong gamit katulad ng dining table na aking hahanapin. Next is, ito yung very efficient na washing machine, no? Na wala ka ng ibang gagawin. It will run all the cycles. So, pag nilagay mo yung mga labada mo, lagyan mo ng sabon, it will do everything for you. Then after that, medyo dry na siya. Hang mo na lang ng konti. So, ito yung ating mga hanger para sa ating mga sampay. Tapos, on this area, okay, nandito yung ating beauty area or vanity area, okay? So, nandyan lahat mga alcohol, mga toothpaste, toothbrush, shampoo, lotion, etc. So, dito ako every morning, dito nagsisimula yung araw ko. Tapos, nakahiwalay, syempre, ang ating toilet. Ayan. Nakakatuwa tong toilet na to kasi pag nag-flush ka, automatic, no? Pwede ka nang mag-flush. Ayan. Pero dahil hindi uso dito ang tabo, meron tayong tabong nilagay dyan, pati sa buwan. Hindi tayo sanay ng tissue lang. Tapos syempre, ito ang ating shower area. Okay, so mapapansin nyo mababa, okay, ang salamin kasi sanay ang mga hapon na nakaupo lamang. Meron tayong maliit na bathtub, okay, na hindi natin masyado ginagamit kasi magastos. So basically, ito yung unang area natin, which is the kitchen area. Okay, pagpasok mo naman dito, ito na yung medyo living area natin. Meron tayong sofa dyan. Okay, dahil proud talaga tayong Pinoy, meron na naman tayong isang napakalaking flag. Ito ang ating multi-purpose table. Bakit multi-purpose? Since wala nga akong dining table, ito na rin, oh, dito na rin ako kumakain. At syempre, ito na rin yung working area natin. Wala lang yung laptop ko kasi iniwan ko sa school. Syempre, ang ating pang BP maintenance check, di ba? Kailangan monitored ang ating BP. Meron din tayong vacuum, okay, pang vacuum machine.
And then, ito yung inatatanging upuan na iniwan dito sa akin pagdating ko. Kaya, binili ko tong upuan na to. Nagkakahalaga ng 1,000 yen. Diba? Ang mahal. Okay, so basically, ito ang area. Okay, isang room to. Pwede rin tong tulugan. Kung makikita nyo na andon ang aircon. Pero hindi natin yung ginagamit kasi malamig naman. And lastly, ito na yung aking kwarto. Ayan, so sa aking kwarto, makikita nyo, mayroong maliit na table na usually ito yung pwedeng kainan din, tas naka-Indian seat ka lang. Pero dahil mag-isa lang naman ako, ginamit ko na lang siyang parang working table din dito sa kwarto. Tas medyo swerte dahil iniwanan tayo ng ating predecessor ng kanyang kama, so hindi na tayo kailangan bumili. Nagdala na lang naman tayo ng ating bed sheet. Siyempre, meron ding electric fan, okay? Ayan ang gagamitin natin para mas tipid. At meron ang traditional na futon dito sa Japan. Okay? So kung wala kang kama, ito yung iyong gagamitin sa inyong pagtulog. Siyempre, nandito ang ating mga drawer para sa ating mga damit. Meron tayong plancha. Meron din naman tayong siyempre yung salamin na iniwan. At ito yung ating closet kung saan nakahang ng ating mga damit pang araw-araw. Ayan. And lastly, ito, meron lang tayong area dito kung saan nilagay natin ng mga iba pa nating gamit. Tulad ng mga gamot, mga pang spray, etc., etc. Ayan, may pilit yung sagu naman doon. Okay? So, basically, ganito, maluwag ang ating kwarto. Ayan, napakaluwag. Okay? So, ayan, napakaganda ng ating bahay. At syempre, meron tayong maliit na veranda kung saan na andyan nga ang ating Philippine flag. Ayan. Napakaliit niya, pero binibigyan naman tayo nito ng napakagandang view o ng tanawin. Okay, dito sa aking labas. Diba? Napakaganda. Napakatahimik. So basically, yan ang aking tirahan dito sa Japan. Ako ay nasa countryside sa Kyotango City sa Kyoto Prefecture. So sana nagustuhan nyo ang aking apartment tour. And hopefully, makavisit din kayo dito. Kayo ay welcome na welcome sa aking munting tahanan. Regards to everyone, I miss you all.